Balik ng Taksil, Part 1. Linggo ng umaga. Naglalakad palabas ng mall si Agent Juan Carlos Ventigo o JC sa mga kaibigan. Magandang lalaki, moreno, at may magandang pangangatawan. Sa taas na 5 feet and 10 inches ay madalas napapalingon sa kanya ang mga nakakasalubong na kababaihan. Excited siya sa araw na yon dahil birthday yon ng nanay niya. Bumili siya ng special na cake, ang paborito ng kanyang ina. Bitbit sa isang kamay ang cake na tinungo ang paradahan ng kanyang motor. Habang naglalakad, ay hawak naman sa kabilang kamay ang susi ng kanyang motor. Banayad ang kanyang mga lakad na tinungo kung saan nakaparada ang kanyang motorsik nang biglang may kumabig sa kanya. Dahil sa pagkagulat ay hindi agad nakaiwas si JC at nalaki na lamang ang kanyang mga mata. Hinulong ng babae ang kanyang mga pisngi ng dalawa nitong kamay at mariin siyang hinalikan sa labi. Ilang segundo na dumikit ang mga labi ng babae sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay biglang tumakbo ang babae palabas ng paradahan. Natitigilan na lamang na sinunda ng tingin ni JC ang tumatakbong palayo na babae. Nakasuot ito ng sombrero, crop top shirt, maiksing maong shorts at puting rubber shoes. Kahit nagulat ay natandaan niya ang mukha ng babae at naamoy niya ang pabango nito. Amoy baby cologne. Susundan sana ni JC ang babae at sisingilin sa kalapastanganan nito. Ngunit nangibabaw ang pagiging alerto niya. Hinagilap niya ang bote ng kanyang tubig at agad na hinilamusan ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga labi. Mahirap na baka kung ano ang balak ng babaeng iyon. Baka may lason o gayuma ang halik ng babaeng iyon. Inis na pinunasan ng panyo ang kanyang mga labi na nadantayan ng mga labi ng babae. Makikita sa akin babaeng yun. Galit niyang bulong sa sarili. Kahit wala siyang ideya kung sino talaga yon. Agad siyang sumakay ng kanyang motorsiklo nang maalala na birthday nga pala ng kanyang ina. May 3 oras din siyang babiyahe bago marating ang kanilang bahay sa probinsya. Malapit na ang 3:00 nang dumating siya sa kanilang bahay sa probinsya. Mikay! Tawag niya sa kapatid na bunso. Dalawa lamang silang magkapatid at malaki pa ang agwat ng edad nila. Siya ay 28 years old na at si Michelle ay 15 years old pa lamang. Lumabas naman agad ang kanyang kapatid nang marinig ang tunog ng kanyang motorsiklo. Hi kuya! Mikay, si nanay? Tanong ng binata. Nagsimba si inay kuya, sagot ni Michelle. Mikay, kunin mo itong cake. Sana hindi nalusaw sa init. Wika ng binata habang binubuksan ang kanyang top box. Iniabot niya sa kapatid ang cake at inakbayan ito papasok ng bahay. Mika kuya, dalaga na ako eh, wika ni Michelle. Bahagya itong sumimangot dahil ayaw pa rin baguhin ni JC ang tawag sa kanya. We, talaga ba? Baka nagpapaligaw ka na ha? Sasapakin ko yun. Pabirong wika ni JC. Naupo muna siya sa terrace at nagtanggal ng sapatos. Hindi pa no? Mataray na sagot ni Mika kasabay ng pag-irap kay JC. Diretso na itong pumasok sa kabahayan. Tumawa si JC. Gustong-gusto niyang buskahin ang bunsong kapatid. Pumasok na rin siya sa sala. Dumating na ba ang mga in-order kong pagkain? Tanong niya. Narito na, inayos ko na lahat sa mesa, sagot ni Michelle habang nasa bandang kusina. Good! Wika ni JC. Dumiretso muna siya sa kanyang kwarto at nagbihis.
Nasorpresahin nila ang kanilang ina. Mula nang mamatay ang kanilang ama, ay ayaw nang mag-celebrate ng kanyang ina ng birthday nito dahil ito rin ang pinakamalungkot nilang araw, 5 taon na ang nakararaan. Ang araw na binaril ng hindi nakikilalang tao ang kanyang ama habang kumakain ito sa isang restaurant. Mula nang mabiyuda ang kanilang ina, ay itinoon ito ang panahon sa mga kawanggawa ng simbahan. Tumigas ang mga panga ni JC. 5 taon na ang lumipas, ay hindi pa niya nahahanap ang killer ng kanyang ama. Computer engineering graduate siya, pero pumasok siya sa pagiging secret agent at iniwanan ang dati niyang trabaho. Wala pang CCTV noon sa mga restaurant. Ganon din sa pinangyarihan ng krimen, kaya walang lead ang mga pulis. Pero may isang tao na lihim na nagbigay sa kanya ng isang litrato. Hindi sinasadyang nahagip ng lente ng kamera ang kamay ng taong bumarel habang nakatayo ito sa likuran ng kanyang ama. Ang taong nagbigay sa kanya ay kasalukuyan ding nasa restaurant nang mangyari ang krimen. At kinukuna nito ng litrato ang kasamang asawa habang kumakain. Nasama sa litrato ang braso at kamay ng lalaki na may baril. Putol na hinliliit, may tato na ahas sa braso at initial na CL. Maliban dito ay wala nang ibang makapagturo sa tunay na killer. Pero hindi niya kinalimutan ang palatandaan na yon. Itinago niya ang litrato at naniniwala siya na magbabayad ang taong yon sa kanya. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang envelope kung saan nakatago ang litrato. Kahit gaano katagal ay hahanapin niya ang lalaking yon, ang may-ari ng ahas na tato sa kanang braso. Maraming may kaparehong tato, pero mayroon pang ibang palatandaan. Ang putol nitong hinliliit at ang inisyal na CL sa kanang braso. Kuya, andyan na si nanay. Dali! Agad na lumabas si JC ng kanyang kwarto nang marinig ang tawag ni Michelle. Sinindihan nila ang kandila ng cake at sinalubong ang paparating nilang ina na si Marina. Happy birthday, nanay! Magkasabay na bati ng magkapatid. Nagulat naman ang kanilang ina na walang ideya sa sorpresa ng dalawa niyang anak. Magkahalong lungkot at saya ang nakarehistro sa mga mata nito. Salamat, mga anak! Umiyak na naman si Marina. Nilapitan ito ng magkapatid. Yumakap si Michelle at umakbay si JC habang tangan ang cake sa kabilang kamay. Nay, blow your candle and make a wish. Wika ng binata. Pumikit naman si Marina at pagkatapos ay hinipan ang kandila. Alam ni JC kung ano ang isa sa mga wishes ng kanyang ina. Ang makamit ang katarungan sa pagkamatay ng kanyang ama. Naging masaya ang kanilang salo-salo, kasama ang ilan nilang kapitbahay at mga kamag-anak na nakatira sa malapit sa kanilang lugar. Inabukasan ay maagang bumalik ng siyudad si JC. Sa hapon pa ang kanyang duty sa kanilang departamento, pero inagahan niya para madalaw ang kanyang girlfriend na si Maris. Niyaya niya ito na sumama sa birthday ng kanyang ina, pero tumanggi dahil may tatapusin pa raw itong trabaho. Ipinarada niya ang kanyang motorsiklo sa tapat ng apartment na inuupahan ni Maris. Bitbit niya ang isang box ng buko pie na pasalubong para sa kasintahan. Magtatatlong taon na ang relasyon nila ni Maris. Nakilala niya ito sa isang disco house nang minsan siyang yayain ng kanyang katrabaho na si Miguel. Mabilis lang silang nagkagustuhan.
napasagot niya agad ito sa unang date pa lamang nila. Kumakatok si JC sa pintuan at agad itong bumukas. Nawala ang ngiti sa mukha ni JC nang lumabas si Maris. Nalilisik ang mga mata nito at isang matunog na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Babe, bakit? Nagtatakang hinaplos ni JC ang nasampal na pisngi. Bakit? Ha? Heto oh, tingnan mo! Inilapit ni Maris ang sariling cellphone sa mukha ni JC. Tinitigan ni JC ang litrato. Litrato niya na may kahalika na babae. Anak ng... Paano ka nagkaroon yan? Tataka ka pa. Kung paano? May nagsend sa akin ito. Ibig sabihin, guilty ka. May ibang babae ka. Nanggagaliiti sa galit si Maris. Sasampalin pa sana ni Maris si JC, pero napigilan na ito ng binata. Teka lang, babe. Magpapaliwanag ako. Wika ng binata. Hindi ko kailangan ng explanation mo. Break na tayo. Pagkawika nito ay tumalikod na si Maris at papagsak na isinarado ang pinto. Muntik ng tamaan nang nagsaradong pinto ang mukha ni JC. Muli siyang kumatok at nakiusap na pagbuksan siya para makapagpaliwanag sa totoong pangyayari. Subalit, hindi na lumabas si Maris. Napamura sa isip si JC. Naalala niya ang babaeng humalik sa kanya kahapon. May nag-set up sa kanya. Makikita ng babaeng humalik sa kanya, makakatikim ito ng ganti niya. Mainit ang kanyang ulo na tinungo ang kanyang motorsiklo. Pumaangil ang makina nito na pinaharurot. Yumiretso si JC sa gym na pag-aari ng kaibigan niyang si Lito. Udre, mukhang Biyernes Santo ang mukha mo. Puna ni Lito kay JC. Pabagsak na naupo si JC sa silya. Nakipag-break sa akin si Maris. Napamaang si Lito at sandaling pinagmasdan si JC. Wait. Anyari, Dre? May nagpadala sa kanya ng picture na may kahalikan akong babae. Sagot ni JC, naiinis itong nangalumbaba. Mahinang tumawa si Lito at pabirong inihampas ang kamay sa mesa. Nag-cheat ka, Dre? Ikaw pala may kasalanan. Bayaan mo muna ako magpaliwanag. Judgmental ka din. Inahampas din ni JC ang kamay sa mesa. Dinagdagan pa ni Lito ang kanyang pagkainis. Chill lang, JC. Kau naman. Siyempre, makikinig ako sa'yo. O paano ba nangyari? Nagseryoso na si Lito dahil alam niyang totoo ng galit si JC. Huminga ng malalim si JC. Nasa imahinasyon niya ang itsura ng babaeng humalik sa kanya. Ganito kasi yon. Kahapon sa mall, bumili ako ng birthday cake para kay nanay. May lumapit na babae sa akin nung nasa car park na ako. At bigla akong hinalikan sa labi. Pagkatapos, biglang tumakbo. Pahayag ni JC. Ang seryosong mukha ni Lito ay bumunghalit ng malakas na tawa. Bakit hindi mo hinabol, pre? Para nasingil mo sana ng danyas perwesyo ang babae. Nagulat nga ako eh. May sapi yata ang babaeng yun. Naiinis na sagot ni JC. Nang aasar at nakangising tumingin si Lito kay JC. Nagulat ka o nasarapan ka? Maganda ba yung malik sa'yo? Ano bang klaseng tanong yan? Problemado na nga ako. Wala kang kwentang kaibigan. Padabog na tumayo si JC. Pinuntahan niya ang sarili niyang locker at kinuha ang kanyang boxing gloves. Ibubuhos na lamang niya ang inis
sa nakasabit na punching bag. Sumunod din si Lito kay JC at tumayo sa tabi nito. Dre, joke lang yon. Suyuin mo na lang uli si Maris. Baka nabigla lang yun. Wika nito. Hindi na sumagot si JC. Sunod-sunod na suntok ang pinawalan niya sa punching bag. Mag-workout na lamang siya bago pumasok sa kanyang duty. Hihintayin muna niyang humupa ang init ng ulo ni Maris bago niya ito kausapin. Subalit, kinabukasan ay mas ikinagulat ni JC nang hindi niya nadatnan sa apartment si Maris. Ang sabi ng kapitbahay ay sinundo raw ito ng isang sasakyan. Sinubukan pa niyang tawagan ang cellphone ng kasintahan pero out of reach naman ito. Napabuga ng hangin ang binata. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ni Maris na magpaliwanag. Naging loyal naman siya sa kasintahan sa loob ng 3 taon nilang relasyon. Mas lalo siyang nanggigil nang maisip na naman ang babaeng humalik sa kanya. At naglalaro na sa isip niya ang gagawin niyang pagganti sa babaeng pangahas. Ano man ang dahilan nito sa ginawang paghalik sa kanya, ay ipaparanas niya sa babae ang ganti ng isang Juan Carlos Bendigo. Kinabukasan ay ipinatawag si JC ng kanyang deputy director. Agent Bendigo. Nalipat ng ibang division si Agent Trisona. Habang wala ka pang kabady, ay may ipapagawa akong assignment sa'yo. Kapag nagawa mo ito, ay isang promosyon ang naghihintay sa'yo bilang supervising agent. Kahit may kinikimkim na galit at lungkot, ay natuwa si JC. Isang malaking achievement para sa kanya ang tumaas ang kanyang ranggo mula sa pagiging senior agent ng ahensya. Handa akong tanggapin ang assignment na yan, General. Wika niya. Makinig ka, Agent Bendigo. Maraming reklamo ang natanggap ng ating ahensya tungkol sa nakawan ng mga delivery items na hawak ng mga delivery riders. May mga impormasyon na isang sindikato ang gumagawa nito. Ang modus nila ay nakawin o agawin ang mga items ng mga delivery riders at ibinebenta ito sa online black market. Kung sino man ang mga nasa likod ng sindikatong ito, ay iyon ang aalamin mo. Pahayag ng General. Yes sir, copy. Determinadong sagot ni JC. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay tinawagan ni JC ang numero ni Maris. Nagbabaka sakali uli na pagbigyan na siya na magkausap sila at magpaliwanag siya sa totoong nangyari. Subalit, hindi na talaga ito makontak. Hindi mapakali si JC, kaya pinuntahan niya ang apartment ni Maris. Subalit, sarado na ito. Sa uri ng trabaho ni JC, ay hindi siya kontento hanggat hindi niya nalalaman ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Pinuntahan niya ang isang car dealership kung saan nagtatrabaho si Maris bilang sales agent. Napag-alaman niya na 2 linggo nang resign sa trabaho si Maris. Naguluhan si JC. Mayroon siyang hindi maintindihan sa mga pangyayari. Gusto sana niyang mag-imbestiga pero tumawag si General Tomo at pinapasimulan na sa kanya ang ibinigay na assignment. Bagaman naguguluhan at nasasaktan, ay isasantabi na muna niya ang problema nila ni Maris. Makalipas ang 1 linggo, ay handang-handa na si JC. Isang food delivery rider ang kanyang disguise para makapasok siya sa lugar na ibinigay ni General Tomo. Isang warehouse na hinihinalang bagsakan ng mga inagaw na goods mula sa mga delivery rider ang pinapasubaybayan sa kanya.
dalawang beses na dinaanan ng motorsiklo ni JC ang nasabing warehouse. At nang masigurong iyon na nga ang pinapahanap sa kanya, ay umalis na siya. Binalikan niya ito kinabukasan upang mag-deliver mismo ng in-order na pagkain. Bumukas ang maliit na gate nang una pa lamang niyang pag-doorbell. "Boss, order ni Mr. Conrado." Wika ni JC sa gwardya. Sisilip sana siya sa loob ng gate, pero hinarang agad siya na gwardya. "Sandali, tatanong ko." Wika ng gwardya, sabay sarado ng bakal na gate. Naghintay si JC. Ang totoo ay gawa-gawa lamang niya ang pangalan. Kung nagkataon na may kapangalan sa loob, ay mas mainam dahil makakapasok siya kahit sa bungad ng warehouse. Palihim niyang inobserbahan ang paligid. Nakita niya na may CCTV sa gate. Muling bumukas ang pintuang bakal. "Walang may nag-order dito." Wika ng gwardya. "Sorry sir, mali yata ang naipinalocation ng nag-order." Wika ni JC, pero hindi pa siya tapos magsalita ay agad nang isinarado ng gwardya ang pintuang bakal. Nagpalinga-linga si JC. Kailangan, in character pa rin siya. May CCTV sa labas ng gate at makikita ang mga galaw niya. Pinuntahan niya ang katapat na building na isa ring warehouse na medyo kalawangin na ang mga bakal na gate. Nagkunwari siyang nag-doorbell, pero sa kanyang pakiwari ay abandonado na ang establishmento. Pinaandar na niya ang kanyang motorsiklo dahil nagawa na niya ang unang hakbang ng kanyang plano. Naghanap siya ng malapit na matatambayan at saka itinabi niya ang motorsiklo malapit sa isang kainan. Nag-order siya ng soft drinks at tinapay, saka naupo sa pinakasulok. Ang totoo ay hindi naman siya nagugutom. Kailangan lang niya mag-order para hindi siya mapaalis sa pwesto habang nakamasid sa screen ng kanyang cellphone. Tuloy ang kanyang trabaho. Gumagana ang magnetic camera na palihim niyang idinikit sa gate ng abandonadong warehouse. Nakikita niya ang gate ng warehouse na dapat niyang manmanan. Nakita niya ang pagpasok ng isang itim na kotse at agad niya itong na-screenshot ang plate number nito at ipinasa niya ito kay General Tomo para sa verifikasyon ng rehistro ng sasakyan. Pagkalipas ng kalahating oras ay muling bumukas ang malaking gate at nakita niya ang paglabas ng isang malaking van at kasunod nito ang itim na kotse. Mabilis niyang na-screenshot ang plate number ng van at ipinasa niya rin kay General Tomo. Agad siyang kumilos. Lumabas siya ng kainan at sumakay sa kanyang motorsiklo. Kailangan niyang masundan ang van kung saan ito pupunta. Sinusundan na ni JC ang van. Nakabuntot ito sa itim na kotse. Ang hula niya ay dadalhin ang mga laman ng van palabas ng syudad. Napamura si JC sa sarili dahil nakalagpas ng traffic light ang sinusundan niyang mga sasakyan bago magpula ang traffic light at siya ay naabutan at napilitang huminto. Nagtawiran na ang mga tao at nawala na rin sa kanyang paningin ang van. Nanlaki ang mga mata ni JC nang may mahagip ang kanyang paningin. Hindi siya maaaring magkamali. Sino ang nakita ni JC? Abangan sa susunod na kabanata. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Pa-like, share and subscribe naman mga idol. Marami pong salamat.